At ngayon, buddy, ay si LX20 naman yung ating isa soundcheck na kung saan yung load niya ay yung ating Tsunami Live 15 at 7K. Hey, buddy! This is Playground and welcome back again. Ngayon naman, buddy, sana ay samahan nyo ko ulit kasi gagawan ko ng video yung aking Tsunami Live Storm na 15 at 7K. Nang sa ganon ay aking matugunan yung isang tanong sa akin ng aking viewer na galing kay Sir Richard Lausin. Ang sabi niya, kung ano ang tamang amplifier para sa kanyang Tsunami Storm 700 watts. At saka, yung second question naman ay galing kay Sir John Henry Salamia. Sabi niya, good day buddy, totoo ba na kaya ni LX20 ang load na 1000 watts? Bumili kasi ako ng bago. So buddy, mamaya sasagutin natin yung dalawang tanong sa akin ng aking mga viewer. At ito ang mga amplifiers na aking gagamitin, buddy. Isang integrated amplifier na Sakura EV735. Ito ay mayroong peak power na 700 watts at 8 ohms or PMPO. Pangalawa, gagamitin ko yung aking LX20. Meron naman itong 350 rated power at 8 ohms or RMS. Pangatlo, gagamitin ko rin yung aking Mikkel na CE12 at ito ay mayroong 800 rated power at 8 ohms. Ito naman yung ating Tsunami Live Storm na 15 at 7K. Ito ay mayroon lamang 700 peak power at ito ay mayroong 65mm na voice coil. Yung nakaload sa ating miniscope ay ito na yon, yung ating Tsunami Storm na 15 at 7K. Ngayon ay unahin nating itest yung ating Sakura EV735. Ngayon, buddy, ay soundcheck na natin yung ating Sakura EV735 na kung saan yung nakaload sa kanya ay yung ating Tsunami Live Storm na 15 at 700 watts. Tandaan, yung ating EV735 ay meron lamang 700 peak power. Okay, yan. So, napatunog ni Sakura EV735 yung ating isang subwoofer na 15 inches at mayroong 700 watts. Ang tanong, dahil ba napatunog ni EV735 yung isa nating subwoofer na 15 inches na 700 watts, sila ba ay compatible na? Ang sagot, hindi. Kung titingnan natin yung prinsipyo ng speaker and amplifier matching, dapat ay mayroong 40 to 45 extra space headroom ang ating amplifier na dapat ay mas mataas kaysa sa ating speaker. Ngayon, dito tayo sa ating LX20 na mayroong 350 rated power at 8 ohms. Baka naman yung ating LX20 ay match na para sa ating Tsunami Live Storm 15 at 7K. Ngayon naman ay si LX20 yung ating isa soundcheck na kung saan yung load niya ay yung ating 15 at 7K. Tandaan, si LX20 ay mayroong 350 rated power at 8 ohms. Yung ating subwoofer naman ay mayroong maximum of 700 watts peak power. Okay, ngayon, napatunog nga ni LX20 yung ating 15 at 7K. Ang tanong, match na ba sila dahil napatunog na ni LX20 yung ating 15 at 7K? Yung opinion ko na may bibigay dito, ito lang, simple lang. Wala pa akong nababasa, no? Nagaling sa mga reputable sources na kung saan ay mayroong tamang conversion between sa PMPO over sa RMS. Yung aking mabibigay naman ngayon, sariling opinion ko to, buddy, ha. Yung aking 15 at 7K ay almost 2 years na sa akin to. Yung aking LX20 naman
ay magtatatlong taon na sa akin yan. So kumbaga, kabisado ko na kung hanggang saan ang kayang itapon nito at kabisado ko rin kung hanggang saan ang kayang tanggapin ng subwoofer na ito. Ang sabi ko, hindi sila match, no? Hindi. Nakukulangan ako sa performance pagka pinagsasabay ko, pinapartner ko si LX20 over dito sa aking 15 at 7K. Oo, napapatunog. Kayang patunogin hanggang 5 oras, hanggang 6 na oras. Yun nga lang, yung volume ko andyan lang. Nasa kalahati lang at saka hindi ko talaga ma-meet, no? Yung good audio quality ng low. So ngayon, dito tayo sa ating nickel na C12 na kung saan ay meron itong 800 RMS at 8 ohms over dito sa ating 15 at 7K na meron lamang 700 peak power. At ngayon naman buddy, ay si C12 naman yung ating isa soundcheck at ang load niya ganun pa rin yung ating 15 at 7K. Tandaan, yung ating C12 ay meron itong 800 rated power at 8 ohms. So soundcheck tayo buddy. Ayan, kayang-kayang bayuhin ni C12 yung ating 15 at 7K. Balik tayo sa ating tanong. Dahil kayang bayuhin nga ni C12 yung ating 15 at 7K, match na ba sila? Wag, masyado ng mataas yung rated power na inilalabas galing sa ating C12 papunta dito sa ating 15 at 7K. Yung aking patas, no? Patas na sagot para dito sa ating nagtatanong na si Sir Richard Lawson kung ano daw ang tamang amplifier para sa kanyang 15 at 7K. Dapat ba di ay CE5 or CE7? Para naman sa second question kay Sir Johnny Henry Salamia na kaya daw ni LX20 ang load na 1000 watts. Wag ba di, nahihirapan na si LX20 sa 700 pa lang, lalo na kaya pag 1000 ang niload natin dito. Ito naman ay patas na opinion na aking ibinibigay. Kung meron yung 1000 watts na speaker mo, Sir Johnny, dapat ay CE9 or either CE12. Nang sa ganon ay ma-meet natin yung good audio quality ng low or sa anuman na hinahanap natin sa ating equipment. Huwag naman sana yung maging tunod glata. So before my video ends, buddy, I shout out ko muna si Sir Richard Lawson kasama na si Sir Johnny Henry Salamia. So ayan buddy, kung meron kayong suggestions or recommendations, pakisulat lang sa ating comment section. Thank you so much, buddy.